Okay guys, mayroon tayo ditong ni-service na LG automatic washing machine, no. So nandito kami ngayon guys sa Carmona, no. So ito ngayon guys, tinetesting natin siya sa spin, no. Ang issue pala nito guys, ang sabi ng customer natin, nag-PPE error, no. So yung customer namin nagsabi na PE error daw. So gusto lang natin guys i-double check kung anong problema, no. So ngayon nilagay natin siya guys sa spin dry na program, no. Ayan, so medyo against the light guys yung video natin. Ayan, naka-spin mode yan guys, no, naka-spin. Ayan. So kung mapansin nyo guys, hindi siya, ayan o, no. Tingnan natin, no, nasa 9. Ayan, ilawan natin. Ano siya, no, against the light yung video natin. Medyo maliwanag, hindi makita, no. So naka-spin program yan guys, no. So antayin lang natin guys, no. Kung lalabas ba yung PE error. Ayan. Ayan, so wala pa, no. Wala pang reaction yung unit, no. Ayan, kahit nakalagay na natin siya sa spin program, wala, no. So malamang nga, no, ang problema nito ay yung kanyang sensor, no. So sa mga baguhan, baka hindi nyo pa alam ito. So mga datihan or mga subscriber na natin, malamang basic na sa kanila yung gaitong problema. So ayan guys, nasa 9 siya. Pero ang tagal guys, no. Hindi siya nag-spin, no. So ayan, wala talaga guys. Ayan, no, nasa 9, na-stuck yung oras. Hindi talaga gumagalaw. So gagawin natin guys, diretso na, no. Palitan na natin ng water level sensor, no. Kasi alam naman natin guys, kapag PE error, ito yung may problema dito sa likuran. Itong water level sensor guys, ito yung papalitan natin, no. Ayan. So available din yan sa amin guys, yung parts, no. Kung kailangan nyo ng parts, available sa amin yan. Nagsiship kami guys ng True GNT, no. Nationwide, no. Ayan. So ito guys, may dala tayong bago, papalitan natin, no. Papalitan natin itong lumang sensor na nagbibigay ng PE error, no. So basta guys nag-PE error ang inyong washing machine, 100% guys may problema na yan sa water level. So tulad nito guys, ayan, ito yung papalitan natin. Parang corroded na yung loob guys, no. So normal ito guys na maintenance ng mga washing machine natin, yung kanyang water level sensor, no. So kasi may nagtanong sa atin bakit daw yan ang nasisira, no. Ito kasi guys, pressure switch, no. So ang nagdi-dictate nito guys, hangin. So ngayon, ang hangin galing yan sa bigat ng tubig, no. So may kasamang moisture, so talagang sisirain niya yung mechanism ng sensor, no. So hindi walang forever dito guys. Kasi yung hangin niya, yung nagsiswitch sa kanya ay nagmula sa water. Yung water ay yung nagbibigay ng pressure diyan sa bigat ng tubig para i-command yung system. So talagang masisira siya, no. Kahit anong gagawin natin, hindi yan maiwasan na hindi siya masira. So ayan guys, pinalitan na natin. Ayan, so testing na natin guys sa spin. Ayan, antayin natin, umikot, no. So dapat hindi siya matagal umikot, no. Dapat saglit lang. Pagdating ng 9, dapat iikot na siya, no. So ayan, nasa 12. Pagbaba ng 9, dapat iikot yan guys, no. So ayan, nasa 12 pa rin, no. Antayin lang natin guys, pagbaba ng 9. Ayan. So nasa 12 yan guys. Ayan. So kung gusto nyo mag-order guys ng parts, message kayo sa aming Facebook na Nurture Vlog. Or kung gusto nyo naman magpa-service, message kayo sa aming Facebook page na Nurture Repair Shop, no. So ayan, nasa 9 na guys, umikot na siya. Ayan, no. Ayan. So sensor lang guys ang problema ng washing machine na ito, no. So madali lang natin ma-identify guys, kapag nag-drain, hindi nag-spin, walang ugong, walang anumang ingay sa ilalim guys, nag-stuck yung oras, automatic palitan nyo guys ng sensor. Applicable ito guys sa lahat ng brand, no? Hindi lang LG. Ayan. So okay na po ito guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.